Hi Queens, it's Noemi and welcome back to our channel. Okay, so ngayon pa lang tinataas ko na kinikilig ko guys kasi iyan ang i-share ko sa inyo kung ano yung mga products na nagpaputi sa aking kilikili at ano yung pang-maintain para pumuti ang aking kilikili. For me ha, napaka-effective ito. So, nasa sa'yo kung itatry mo or hindi. Okay, iyan ang aking underarms. Ito pong kabilang kilikili ko. As you can see, ito yung mahirap paputiin dati na ngayon ay medyo pumuputi na guys. Kung before talaga ang hirap ito paputiin. So, ngayon, hindi naman siya ganun ka-perfect yung underarms ko. Pero, confident na ako magkataas ng kilikili. Ayan, so halimbang pupusod ko ang aking hair or basta magkataas, confident na po ako. And even yung mother ko, tinatanong kung ano daw yung ginawa ko para pumuti yung underarms ko kasi siya yung number one basher ko pagdating sa underarms. Meron ako akong babagitin sa inyo na tatlong products. Ito yung mga nagpaputi sa aking kilikili at ito rin yung nagme-maintain para pumuti ang aking kilikili. Una ay meron ako ditong peeling oil. Guys, ito talaga ay holy grail ko. So before, ang aking product na ginagamit para mag-peel ang aking underarms ay yung Skin Made Shark Oil. Ayan, pero ito, mas mura kasi to. Ito ay 55 pesos sa Shopee. And mas nagustuhan ko to kaysa Skin Made Shark Oil kasi yung Skin Made Shark Oil, medyo hindi ko siya tansyado yung paglalagay. At least ito, meron siyang kanyang sariling instruction kung paano ilalagay. So, mas madali siyang gamitin kaysa sa Skin Make Shark Oil. Okay. So, meron akong tutorial video ko. Ilalagay ko rin sa description box kung paano ko ito ginamit. I-check nyo na lang dyan, guys. So, ito ang isa sa mga nagmaputi sa aking kilikili kasi nag-peel off siya. So, next po, ang deodorant ko naman ay itong Deonat Papaya Mineral Deodorant. Ayan, dito lang hindi nangingiti ng aking kilikili. Ang dami ko ng deodorant na nagamit, guys. Tapos, eventually, umitim talaga siya eh. So, ito, hindi siya talaga umitim. Mas gusto ko to kaysa doon sa blue. Ayan, so meron to kasi nakalagay na for brightening. Ayan, guys. So, once nyo lang ito mabibili, I believe, nasa mga 150 plus. Medyo pricey siya, pero napakatagal nyo muna namang gagamitin. So, last but not the least, ay ito pong IPL. So, ito guys, ito talaga isa sa mga holy grail ko din. Ito ay galing kay DIY Smooth. Ilalagay ko yung kanyang link kung saan ko siya nabili dyan sa description box. Actually, medyo pricey siya guys, pero parang mag-i-invest ka na rin nito. So, ito po ay siyang nagpapatanggal ng balahibo sa kilikili ko. So, ibig sabihin, hindi na gaanong tumutubo yung balahibo sa kilikili ko. Siguro bilang nyo na lang, bilang ko na lang, or if ever may tumubo, parang nagiging balahibong, kumbaga ang tawag ay balahibong pusa, yung mga maninipis na balahibo na lang. Sobrang effective nito. Na-realize ko, ang isa sa nagpapadarken ng aking kilikili before ay yung balahibo or buhok sa kilikili. Gumagamit ako ng mga oil, nagpipil siya, tapos maputi siya a week, tapos napapansin ko, nagda-darken ulit siya kasi sa pagpa-pluck. Yung pagpa-pluck ko ng pagpa-pluck, hindi ako nag-shave kasi isa yun sa nakaka-darken. Hindi rin ako nagwa-wax. Kasi I believe sa wax, sabi nila, hindi daw siya nakakaitim. Pero pag halimbawang, di ba, ang wax, kapag pag pinupull mong ganyan, so nagkakaroon siya ng friction din na namumula siya. Tapos para sa akin, yun ang nagsigiging sanhi din para umitim. Though yung plucking, medyo matagal siyang tumubo, pero napapansin ko, ganun din yung pagtubo ng balahibo ng kilikili, medyo makapal din. Nagkakaroon pala siya ng, anong tawag din guys, yung parang may buhok sa ilalim, nagkakaroon siya ng ganun. Tapos, eventually, nagkakaroon siya ng parang itim sa gilid, parang nagkakaroon din siya ng itim, umiitim yung kilikili ko. Meron ako mga video nito guys ha, siguro meron niyang part 1, 2, and 3, yung mga updated nito, yung mga update ko dito, kung tumutubo ba na yung balahibo ng kilikili ko. So siguro nagamit ko na to for a year guys, and talagang halos hindi na tumutubo yung balahibo ng kilikili ko. Na-try ko to noong hindi ko to dala, nasa Cavite ako for siguro nasa mga 3 weeks ako nasa Cavite and hindi ako gumagamit ito. Halos wala talagang tumutubo sa buhok sa aking kilikili. So sabi ko, sobrang effective nito. Pag wala na kasi buhok na ganun, hindi na talaga iitim yung kilikili mo. So yan, and after ko gumamit ito, syempre, ang aking nilalagay ay ito, Lux Organics Rose Water Soothing Gel. Yan, so okay din to sa kilikili after kong gumamit ito. So, ito lang yung mga products na ginamit ko na talaga namang nagpa-maintain at nagpa-quieten ng underarms ko. And ito ay highly recommended ko ha.
kasi nag-work to sa akin. So, sana mag-work din sa inyo kung halimbawa gusto nyo itong i-try at ma-maintain yung inyong underarms na maputi. Ayan. So, that is for today's video. Maikli lang to. I hope somehow may na-share ako sa inyo magagandang products. At ikaw, kung nandiyan ka naman sa aking channel, mag-subscribe ka na and hit mo na lang bell button para ma-notify ka sa mga bago kong videos. Thank you for watching and I will see you on my next video. Bye! Thank you.